Hello. Nakakainis. Alam niyo kung bakit ako naiinis ng kauma-umaga. Guys. Eh kung halimbawa kayo ang tumutulong, di ba? Ano ko lang ito. Kasi nanonood ako kay Kuya Bal. Kung kayo ang tumutulong sa kapwa, pagkatapos may bumabatikos sa inyo, anong gagawin ninyo? Di ba? Magagalit naman kayo. Hindi naman dahil mabait ka, hindi ka na magalit. Kung ano-ano na lang ang binabato sa'yo. Kung ano ang yung hinahanap ka ng butas para lang magkaroon sila ng na sila'y tama. Ano kaya ang nasa isip nila, guys? Eh hindi naman sila nakakatulong. Nakakasakit sila ng damdamin. Kung baka hindi ko alam. Itong nararamdaman ko, parang gusto kong umiyak, gusto kong yung masabi ko lang para maipagtanggol ba yung taong tumutulong sa nangangailangan. Eh kung may contribute sana, di sabihin niya sana, Kuya Bal, Mr. Matubang, mali ang ginagawa mo, ganito na lang ang gagawin mo. Kesa yung ganito, ganyan. Ay, naku. Paano kaya dinadala ni Kuya Bal ang mga ganun na hindi ko alam, hindi ko masabi kung ano sitwasyon ng pag-iisip nila. Hindi ko alam kung gusto nilang sasabihan ng mga sponsors o kaya para huminto na sila kasi hindi naman tama ang ginagawa ni Kuya Bal. Kaya hindi tama yung hindi daw tama yung ano pagtulong sa mga mahihirap, yun ang intindi ko. Yung di mo pwedeng i-video, paano mo ganito, guys? Halimbawa nagpadala yung isang OFW ng pera, natulong yun, ha, hindi para kay Kuya Bal yun. Intended na para kay Kuya Bal, ay para sa mga mahihirap yun. True, Kuya Bal. Kaya, kasi nga, yung OFW, hindi naman siya pwedeng magdiretsuhan, kaya maghanap ng tutulungan niya. Yung deserving na tao lang ang pwedeng bigyan ng tulong, di ba? Marami dyan. Eh kung pwede lang, siguro, masakit pa siguro ang loob ni Kuya Bal na yung isang kapitbahay yung tinulungan niya, ganun din ang sitwasyon, pero nag-iisa lang si Kuya Bal, guys. Hindi niya lahatin, hindi niya pwedeng lahat. Eh kung pwede lang, di maganda sana ang buhay ng mga tao, di ba? Yung mga iba nagmamalakas loob na lang siguro na pumupunta sa kanya yung para may idaing man lang yung kahirapan nila ba. Kagaya nito. Ito. Oh. Naglakas loob na lang na ano kasi wala. Kakataon na niya yun. Doon lang isang beses lang dumadating si Kuya Bal ng isang buwan doon o kaya umaano lang siya. Dumadaan lang
ganun. Pero marami, grabe ang dami ng mahihirap, yung naghihirap lalo na ngayon. Kaya hindi ko alam kung mabuti na lang malakas ang loob niya, no? Diba? Parang nakakalungkot lang na. Pero ang masarap, ang maganda doon, guys, maraming nagmamahal kay Kuya Bal, maraming nakakaintindi. Kaya sana wag na lang niyang pansinin itong isang ugok na to, na hindi ko alam kung may pinag-aralan ka dito mo, ano yung pinag-aralan mo, hindi, mga kaso mo lang ang pwede mong pakialaman, diba? Ba't mo kwe-questionan ng isang tao, diba? No? Magpapasalamat ka na lang kasi hindi mo naman magawa yung ginagawa niya, diba? Akala ko mga ganun na tao eh, pagtatanggol mo yung mahirap, di ba, yung ganun, kung ganun ang pinag-aralan mo. Pero hindi, pinabasahan ka pa kung ano ang law, kung ano ang nararapat. Ay naku, ewan ko na ba. Parang may ano sana yung mailo na nakalagay doon na bawal tumulong sa mahihirap. Ganun. Para maghihirap sila hanggang sa kamatayan, ganun. Pero iba si Kuya Bal. Nakita niya yung isang matanda, ayaw niyang mamatay na naghihirap siya. Dapat makatikim din siya ng masarap na buhay habang siya'y nabubuhay. Ganun ang patakaran ni Kuya Bal. Maaatin mo ba na kumakain ka ng masarap? Ha? Araw-araw? Eh yung nasa baba mo, kubo-kubo, yan, shanty lang. Natatanaw mo na ano mo, na titik. Kita ka na maganda ang buhay mo, hindi mo man lang mabigyan. Katapos umuulam ng tuyo, sabihin mo, mga to, ang baho-baho ng mga ano, baka sasabihin mo pa ganyan. Kasi syempre, naaamoy mo kasi mataas yung bahay mo. O, ngayon papalayasin mo siya dahil may pinag-aralan ka, meron kang kaya, meron kang kayang paalisin, ganon. Ewan ko kung saan na sila pupunta, guys, yung mga mahihirap. Nakagaya natin, naghihirap din ako, alam mo ba ninyo? Sa totoo lang, masinop lang ako sa gamit, yung mga ano, marami lang akong ano, di ba, alam, karamihan dito sa akin, second hand din. Nagkataon lang na nakabili ka ako ng ganitong apartment, hindi sa lupa to, apartment itong bahay ko, at pagyamanin ko na ito, papasalamat na lang ako sa Diyos, nandito ako sa ibang bansa pero may bahay ako, meron akong bahay na titirahan, hindi kagaya nung mga mahihirap dyan na tagpi-tagpi ba. Tagpi-tagpi yung mga bahay nila. Eh kung umulan, parang hinahanap na nila kung saan ang walang tulo. Diyos ko. Kaya eh kung may mga, at saka ganito pa, sana may mga gabay itong mga mahihirap na ito. Dahil wala naman silang mga ano, yung pag anuhan ba, yung papuntahan, o kaya wala na recreation ba, wala silang mapaglibangan,
Eh, di anak sila ng anak. O, di ganun na lang, di ba? Sana mabigyan sila ng aral para hindi na sila maghihirap pa dahil hindi lang sila eh, yung mga bata. Yun. Ang dami-daming mga bata dyan sa mga tulay-tulay dyan sa Maynila, dyan sa mga Bulacan, dyan sa mga ewan ko kung saan dyan. Katapos umiiba na yung mga sitwasyon nila, mapapatiwara sila dahil sa kahirapan. Anyway guys, nilalabas ko lang yung sakit ng loob ko na sanang mga OFW ituloy lang ninyo ang pagtulong, you know? May mabuti, meron pa kayong mga ano, mga trabaho dyan, kaya yung may mga kaya na dyan sa mga ibang bansa, tulungan ninyo yung mga adhikain ng mga vloggers na ito na nakakatulong. Diba? Hindi, wala naman masamang magtulong, diba? At saka, ang ano ko lang, di naman natin madadala ang mga kayamanan natin pag, ano na, pagdating ng araw, at saka hindi natin alam kung kailan tayo mabubuhay dito sa mundo. Yun ang, ano, mahirap. Tignan nyo, isang tao, ano, di niya alam, kaya bukas na pala siya matetego. May you rest in peace. Oh, mabuti na lang may ano pa siyang pagbibigyan sana ng ano, pero paano yun, hindi siya nakapag yung nakapag ready ba? Sino ngayon ang kukuha ng kayamanan niya? Dapat tinulong na lang niya sa mahihirap, di ba? Ganun. Kaya nga sa akin, hindi pwede nang mag extra bagant, hindi pwede dahil wala akong kakayanan talaga. Parang mabuti na lang, sabi ko, pagyamanin ko na lang at may bahay akong ganito, dahil sa pagsisinop ko yung meron akong ganito, no? Hindi ako nahihiyang mag, kung may bibigay ng kaibigan ko, kukunin ko. O, ex-OFW din ako guys. Kaya lang, wala pang ganito noon. Tsaka, konti lang ang sweldo noon. Kano lang naman. Pero, malaki na rin yun. So, diba? Yung parang kung may Kuya Bal na ganyan, yung mga ganyan na vloggers, hulog ng langit guys. Dahil wala man lang, kahit na sa mga barangay na yan, mga may posisyon dyan, meron ba? Wala. Kahit na may ayuda ka, sila pa ang mag makikinabang. Vera de los Venus. Diba? Kaya kung ano ang extra natin dyan guys, ibigay mo na lang sa deserving na mahihirap. Hindi sa pinapa ano ba, lazy ba? Hindi natin tinuturuan na maging lazy sila, pero dapat mayroon din silang nag-overflow na ako ng sakit ng loob ko dito sa sa nose ko, hindi sa mukha ko, pero sa nose ko na ilalabas ang luha ko. Yung parang kung sabi ko, kung mahirap talaga. Mahirap isipin. Huwag ko nang sabihin.
kung kahirapan ng kahirapan. Pero hindi ka pa paano sa ka dahil iniisip mo may mas mahirap pa sa'yo na dapat pansinin mo man lang. Ganun. Sa akin, wala akong kakayahan. Sa ngayon, noon pa sana, nung OFW pa sana ako. Pero ngayon, matanda na rin ako. Saka ganito, ganito rin ang panahon. Hindi ko pwedeng i-ano yung sarili ko sa labas, i-expose. So, sige na guys. Thank you for watching my vlogs. Pasensya na kayo ah. Ito ang ano ko lang. Ito nga ang breakfast ko eh. Oh, di ba? Maswerte na ako. Binigyan na naman ako ng, di ninyo alam to. Binuksan ko na guys. Rambutan. Kasi may mga ano ba yun? Langgam. Nung dinala yung nung asawa ko kagabi, binuksan ko na kanina kasi may marami palang langgam guys, kaya sabi ko buksan ko na lang. At talagang kinaganito ko ang rambutan pag ano, nilalagay ko na sa rep para kung sino ang kakain, ready na ganun. Ito oh, breakfast ko. Saka kape yan. So see you guys on my next vlog ha. Thank you for watching my vlogs. God bless. Mwah.